tell us in the comments. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. I just want to make a comment kung sinabi mo the ano yun? The future is for those who can adapt daw. Yeah. Sabi. Yeah. Oh, true. But alam naman natin, maraming maiiwan, maraming minorities, at kasama tayo doon, mga minorities. So, huwag nating kalimutan yung mga minorities. Kailangan kasama sila. So, pag nagkaroon na tayo ng better normal, huwag nating kalimutan yung mga minorities, mga LGBT, whatever minorities, mga IPs, kasi sila yung mga unang nakakalimutan, unang nakakalimutan. Oo. At huling nakakatanggap ng tulong. So, dapat wag nating kalimutan yung mga minority, sexual or otherwise. Hey, thank you again. Thank you. Importante kasi ang community building. Yun naman talaga yun. I think as we are all social creatures and kahit hindi ka LGBT, you need to connect. And lalo na kung part ka ng isang minority, feeling mo mag-isa ka lang, wala kang kasama. Kaya nga even like yung safe spaces, importante talaga yun because you know that you're not alone in this fight. And sadly nga, dahil din sa pandemic, ang daming mga nilarampahan natin ang nagsarado. Yung feeling natin talaga na dito safe tayo. And I guess now that we're inside or locked inside our homes, the good thing lang na pwede nating magawa is still to reach out and to connect to our friends, to our families. Tanungin mo lang, kamusta ka ba, bakla? Diba? Or, diba? Kamusta ka? Bakla to weed, ganyan. Oo, are you still alive? Kasi minsan, it's just a matter of, you know, messaging someone or calling quickly, making sure that okay sila. So, connecting talaga with each other and with, you know, other human beings outside your bubble, dapat importante siya. Huwag mo rin kakalimutan, syempre, yung mga taong ang kapos, if you can help, diba, as much as you can. It's really good if you can reach out to as much as people that you can. Ito yung na-observe ko sa LGBT advocacy. Hindi kasi alam ng mga tao na yung LGBT advocacy, hindi lang yan in a silo na parang it stands on its own. I'd like to think na kung anong nangyayari sa LGBT community, may effect yon sa ibang tao, sa mga other individuals, sa mga streets. Yan ang problema na nakikita ko na kaya hindi tayo nakakakuha ng more allies. Hindi nila naiintindihan yung role nila sa advocacy natin, sa buhay natin. Kaya kailangan makonnect natin yung buhay natin sa buhay nila. Like, for example, sa LGBT health, sinasabi nila, yung pagkakaroon ng HIV para sa bakla lang yan. Pero the truth of the matter is, that's not true. Hindi lang ang bakla nagkakaroon ng HIV. Yeah. Meron kasi ngayong term, di ba, na males having sex with males. They may not be gay. Ibig sabihin, they're not romantically or sexually attracted to other men. But they will have sex with other men or other males kasi kailangan nila ng pera for economic reasons. Kasama ito sa pink peso, Ron, di ba? Yung story ng pink peso. Ngayon, kapag meron silang pera, meron naman usually itong mga lalaking to, they will have their wives. Meron silang asawa. At meron silang mga anak na gagamitin nila yung pera na yung pantustos ng kanilang mga pang-aaral, pambili ng grocery, pagkain. And the truth of the matter is that male who has sex with another male who might be gay will have sex with another woman. And when that person gets HIV, that HIV is passed to the woman and that woman passes the HIV to the child. So if you can see, wala talagang parang LGBT issue lang to, ha? Eh, dito lang to. Yeah. Tapos ito straight issue. Lahat yan magkakadikit. So, dapat makaisip tayo ng paraan how to connect our advocacy with other people para ma-realize nila, parte rin kami ng buhay ninyo. Yung nangyayari sa amin, eventually, will affect you. So, I agree. We should all connect with each other. So I think it's really important to connect and to understand na what you're doing right now
is still connected to a lot of people, and your action will have consequences that will affect a lot of people. So, and that's the reason why we want to our pilot episode to talk about connecting rainbows, no? The colors that we see, the colors that we expect as we move forward, and the colors that we need to continuously connect as we, you know, as we do things day to day. I guess ang pinaka-importante is find your passion. Yun naman yung starting point. Find your passion. Kasi hindi although hindi naman nakakain ang passion, no? Pero kailangan alam mo kung saan ka passionate about. Kasi hindi rin mag-work yun kung hindi ka masaya sa ginagawa mo. Like any other work that you do, di ba? Find your passion. Is it food? Is it alcohol? Di ba? Is it beauty? And then start from there. From there, you'll see naman what are the needs of the audience that you're targeting, yung consumer. Ano ba yung wala, di ba? Ano ba yung kailangan mong punan na need? So you find your passion, and then you also look for the missing or the gaps, di ba, in the audience's life. And then you build na your dream business. Start with a goal. Of course, have capital. And yun, syempre yung mga nitty-gritty like the documents, register your name, etc. It will follow. But always start with your passion. Yun yung importante. Mahirap kasi, kala lang natin, gusto lang natin yan dahil kikita tayo ng pera. But at the end, diba, mababurnout tayo. It's really a combination of passion and hard work. Loving what you love to do, and then you start from there. So yun, always find what really makes you happy at the end of the day. Yung may excite ka, napapasok ka dun sa business na yun na hindi ka tatamad. So, that's a way of protecting your mental health. Know the truth, and at the same time, know when to put down your phone. Ang pinakauna is you need to know yourself. Kasi pag kilala mo, parang different levels eh. On an individual level, dapat kilala mo yung sarili mo. Kasi pag kilala mo yung sarili mo, everything follows. Hindi ka mababastos. Alam mo yung hangganan mo at hangganan ng ibang tao. That's for you. Kapag kilala mo yung sarili mo, mas alam mo kung ano yung dapat para sa'yo at dapat mong ibigay sa iba. So know yourself. Siguro as LGBT, siguro educate, not hate. Start within your circle, your family. Educate them. Ako, usually, dala ko talaga laptop as I educate my family on what is SOGIE. Mag-start small ka lang, di ba? Kung sa kapatid mo or sa pinsan mo, eventually, it will trickle down to, you know, people that they know. Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.